Ang swelto na si Janet Lim Napoles sa kasong serious illegal detention na inihain ng pork barrel scam whistleblower na si Ben Horlui. Ang pasyang ito ng Court of Appeals, pag-iral daw ng hustisya ayon sa Solicitor General na nagrekomenda na i-acquit si Napoles. Sa kabila niyan, mananatili pa rin nakakulong si Napoles. Saksi si Joseph Moro. What's up, baboy? Sa Million People March na ito, naipon ang sukdulang galit ng mga Pilipino sa pork barrel scam. Bilyong-bilyong pisong pondo kasi ng gobyerno na nasa kontrol ng mga mambabatas ang nilaan nila sa mga peking NGO ni Janet Lim Napoles. Mitsa rin ang scam para makwestiyon kung galing sa pondo ng gobyerno ang mga pag-aari ni Napoles, kabilang ang mamahaling real estate property sa bansa, pati sa abroad. Gayun din ang mga mamahaling alahas, mga sasakyan at iba pang pag-aari. Nabisto ang scam ng ikanta ito ng tauhang si Ben Horlui tapos ma-rescue ng NBI dahil ayaw umunong palabasin sa isang pag-aari ni Napoles. Dahil dyan, kaya kinasuhan ng serious legal detention case si Napoles na nauwi sa hatol na habang buhay na kulong noong 2015. Pero dalawang taon matapos nang binaligtad ng Court of Appeals ang desisyon at inacquit si Napoles dahil sa mga naiwang pagdududa. Wala raw patunay na pwersa ang ikinulong si Luis sa bahay ni San Jose na pag-aari ni Napoles. Habang naroon ay hindi raw nagtangkat tumakas o magsumbong sa iba si Luis. Tumanggi pa umano magpa-rescue si Luis. Binanggit pa raw ni Napoles na kakasuhan niya si Luis para makulong siya at hindi para kidnapin siya. Kaya iniutos ng palayain si Napoles maliban kung may ibang dahilan para manatili siya nakakulong. Sabi ng Sandigan Bayan, meron daw. Nakabinbin pa kasi sa sala nito ang mga walang piyansang kasong plunder kaugnay ng pork barrel scam. Gayunman, kailangan ng bagong commitment order kaugnay ng mga kasong yan kapalit ang naunang commitment order utos na ikulong siya sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Ang gusto ng company ni Napoles, maging state witness. O mas prepare ko sa NBI na lang siya mailagay para mas safe siya doon. PNP ko. Option din. Depende sa DOJ kung saan nila gusto ilagay. Bago ang desisyon ng CA na acquittal, ay narekomenda na yan sa CA na Solicitor General na nagsisilbing abogado ng gobyerno. Sinuportahan pa ang soldier ni Pangulong Rodrigo Duterte. I think he's right. I agree because your honor, the evidence. Pero sabi ng Pangulo noon, hindi siya tiyak kung pwede maging state witness si Napoles. Ang tanong, ngayong pinakakawalan si Napoles sa kasong serious illegal detention, may epekto ba naman ito doon sa mga pork barrel scam cases na kinakaharap niya sa Sandigan Bayan? Ang sabi ng Malacanang, wala raw. Pareho pa rin daw ang patakaran ng gobyerno tungkol kay Napoles, wala rin daw kasunduan sa pagitan ng Duterte administration at ni Napoles. The illegal detention has nothing to do with the plunder case filed against her. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.